Secretary Duque Joyce Balancho at Robert Mano sa Teleradyo Balita. Hi Joyce, magandang umaga sa iyo at lahat ng iyong taga-subaybay sa ngala ng DOH. Opo, magandang umaga Secretary Duque. Meron pong rekomendasyon ng Octo Research Group na kung pwede po unahin, ubuhusan ang resources muna ang National Capital Region sa vaccination para po mapigil yung pagkalat ng COVID-19. Ito'y aprobado po ba ng Department of Health at ng IETF? Okay naman ito kasi unang-una nung panlunes ay tinalakay namin yan kasama si Pangulo at inaprubahan naman ni Pangulo yung paggamit ng AstraZeneca second dose, gawin first dose para nga mas marami tayong maturukan at magbigyan ng partial protection sa atin mga unang-una mga healthcare workers, no? Opo. At tuloy pa rin po ba, Secretary Duque, yung sinasabi po ni Secretary Galvez na 2.3 million doses na Sinovac and AstraZeneca before this month ends? Yes, tama po kayo. Meron tayong 400,000 na parating na kasama doon sa idodonate. Nauna yung 600,000. Tapos ang Astra, 900,000 na COVAX facility naman. Ano? Ang pamamagitan... At yung 1 million na karagdagan na atin naman pinocure o inangkat ano gamit ang budget ng Department of Health. So all told, mga 2.3 million lahat yan. Mga doses na yan, good for, siguro makumpleto natin yung 1.7 million healthcare workers. No? So kailangan kasi nito 3.4 million na mga doses. Dahil alam mo ito, Joyce, times 2, di ba? Kasi bawat tao, dalawang doses ng vaccine ang ituturo. Opo. Can we say, Secretary Duque, na following itong recommendation ng OCTA, itong paparating pa na 2.3 million doses, ito'y ilalaan muna sa NCR solely? Tatalakayin yan ng ating vaccine czar with the NTF at saka IATF itong mga darating na araw at para nang sa ganon makatulong sa pagpababa ng kaso dito sa NCR. Opo. Secretary Duque, nagkaroon po ba ng pulong ang IATF kagabi? Tama po kayo. Pinulong ang IATF kagabi at marami tayong napag-usapan doon at napagsunduan. Pero ito ay subject din sa approval ng Office of the President. Opo. Natalakay po ba doon possibly recommendation para higpitan ang quarantine status ng Metro Manila? Well, hindi... Pwede mong sabihin na higpitan pero hindi yung widespread na quarantine restrictions, no? Yung babalik tayo sa ECQ o MECQ, hindi ganon. Magkakaroon lang ng paghihigpit, greater restrictions, no? Doon sa mga lugar na kung saan na nagpupulo ang mga tao, katulad ng mga restaurants, no? Yung capacity, ibabawasan yung capacity para yung transmission and contact rate ng mga tao ay mabawasan din. Secretary, si Robert po ito. Secretary, good morning po. Nababanggit po yung circuit breaker lockdown. Pwede po ba nating explain sa ating mga tagapakinig kung ano po yung meron sa ganitong klase ng lockdown? Well, pareho ang circuit breaker, ibig sabihin lang yan, isang pamamaraan para mas mabilis na mapigilan ang kadena ng hawaan at mas maging epektibo ang pagdurog ng mga kumpul-kumpol ng mga kaso ng COVID sa mga iba't ibang mga komunidad. So yung yan yung ibig sabihin lang ng circuit breaker. Pero ang gagawin dito, palalakihin lang yung restriction, palalawigin yung restriction. Halimbawa dati 50% sa restaurant, gagawin 30% yung pwedeng kumain, no, sa loob o yung mga iba pang mga public places ano na kung saan nagpupuntahan mga tao eh kasi nga gusto natin mas maibsan ang hawaan. So yun ang ibig sabihin noon yung circuit breaker na yon pero mas kwento no mas mahigpit ang pagpapatupad. Opo. Secretary, doon naman po sa prioritization natin ng bakuna, kasama na daw po ang mga local chief executives sa mga priority groups para sa bakuna? Hindi pa. Kasi uunahin pa rin natin yung ating mga healthcare workers mula sa mga ospital, sa mga
temporary treatment and monitoring facilities, yung mga isolation and quarantine facilities, no? Tapos ang susunod dyan, yung mga barangay healthcare workers, no? Dahil sila naman ang talagang face-to-face sa mga maraming tao at mga suspects, no? At probable cases ng COVID-19. So, yung atin mga LGU mga namumuno sa may bandang, kung di ako nagkakamali, pang-anin yata sila sa prioritization framework. Secretary, isa pa po, yung paparating na bakuna, yung po bang distribution nito ay nakadepende sa lugar na mataas yung case o equally distributed pa rin tayo? Well, nung una ang ating talagang plano dyan, equally distributed, ano, nung hindi naman pa rumaragasa ang COVID-19. So sabi natin, kailangan lahat ng mga level 3 hospitals, level 2, level 1, yung COVID dedicated and COVID referral hospitals, yan ang ating mga uunahin. Ano? Ito yung nagpaplano pa tayo nung Enero. Eh, pero ngayon, nakita natin na rumaragasa, may mga panukala o may mga mungkahe na iunahin muna dito sa mga epicenters, no? Ngayon ng NCR, no? Caliber Zone, Region 3, no? Region 7. So, kailangan i-calibrate natin yung response. Kasi yan naman talaga ang dapat gawin, ano? Katulad nung nagkaroon ng spike ng COVID cases noong June, July sa Cebu, nagdala tayo ng mga tao mula sa mga iba't ibang region para tumulong. So, hindi naman yan kakaiba. No? So, ginagawa talaga yan. So, yung recommendation na yun, Secretary, na medyo i-concentrate natin yung bakuna doon sa mga lugar na mataas yung kaso, yung IATF is giving weight on that recommendation? Oo naman. Siyempre, kasi sound management principle naman yun, eh, di ba? Kung saan mas nangangailagan, saan mas meron talagang rumaragasang kaso ng epidemya, dapat doon talaga tulungan. At nagkataon itong NCR, Caliber Zone, Region 3, Region 7, ano? CAR. So, yan ang atin tinitignan. Pero, aantayin ko pa ang final na decision ng NTF and IATF. Opo. Secretary, dahil tumataas po yung kaso, may spike sa kaso, kagaya po nitong Bacoor City, si Mayor Lani Mercado ay nagre-request po para sa mga isolation facilities. Nire-revisit na po ba ito ng IATF para ma-check yung kapasidad ng mga LGU for isolation? Oh yes, yan ang isa sa mga puntong tinalakay kahapon ng IATF at ang DPWH ang nangunguna sa pagpapalawig ng ating mga quarantine and isolation facilities. So, ipararating natin yan at meron naman tulay sa gitna ng DPWH at ang pamahalaan lokal ng Bacoor. Opo. So, yan ay uulitin ko lamang na ipapaalalahanan ng DPWH Region 4A, no? Na tugunan ito. Opo. Secretary Duque, at totoo po ba ito na gagamitin na po o itatap na ng gobyerno ang mga ospital sa Regions 3 and 4 para po makatulong sa mataas na healthcare utilization rate dito po sa NCR? O, tama po kayo. Mm-hmm. At talagang ginagawa natin yan na antimano. Pagka may mga ganun surge sa isang region, ang mga ospital ay napupuno, ang mga pasilidad ay napupuno, ay talagang meron tayong mga fallback o mga spillover na mga capacities naman sa mga karatig region o mga probinsya at tutulong sila. Ano po mga ospital po kaya ito, Secretary? Well, JB Lingad, for example, sa Pampanga, no? Yung atin mga ospital ng probinsya, yung Tarlac probinsya, ay din Tarlac di Pampanga, no, sa Region 3, tapos Region 4A yung Batangas Medical Center. Tapos of course, ang atin pinakikiusapan, madalas natin ipaalala yung commitment ng mga private hospitals na damihan yung COVID allocation beds, no? Para nang sa ganon, yung mga talagang kinakailangan na magpa-hospital, yung mga severe and critical COVID cases, ay ma-accommodate. At ang pangalawa, dapat yung one hospital command
ay talagang gagamit ng tama yung referral system. Yung mga mild, yung mga asymptomatic, dapat sila ilalagay sa mga lower level facilities, no? Ito yung mga isolation quarantine facilities. Apo. Last question na lang po from us, Secretary. Ano po masasabi ninyo sa sinasabi po ni former DOH Secretary Esperanza Cabral na tila 10 steps backward ang progress natin ngayon sa pagtugon sa pandemya? Hindi. Alam niyo opinion yan. Maraming opinion ng mga tao. Pero kung titingnan mo ang mga numero, ilan na ba ang ating mga laboratoryong naitayo? Mula isa, lampas 200 na ang ating mga RT-PCR laboratories. Ang ating mga hospital bed capacity, nagumpis tayo, mga 2,000 asa 29,000 na tayo. Yung ating mga TTMF facility dati, mabibilang mo sa kamay mo, sa daliri ng kamay mo. Ngayon, meron tayong mga 10,000 plus facilities, no? Meron din tayong mga mega facilities. At ang ating paggamot ng mga severe to critical, ay gumaling ang mga doktor natin, ang mga nurses natin. Maraming mga buhay na nasalba. Mm-hmm. At alam naman natin, nung August, nagkaroon tayo ng surge, di ba? Pero napaigting natin lahat, na palawid natin ang mga kapasidad, ang kakayahan, at napababa natin yung surge na yon noong September, October, November, December, January, up to about first 2 weeks ng February, napababa natin ang kaso na hindi man lang napupuno ang mga ospital, ano? As a low-risk utilization rate sila. So ito ay bunsod. Ang dahilan dito ay yung ginagawa ng gobyerno, national government at saka ang local government units, no? Na talagang pinaigting. Pero syempre, kinakailangan mo din ng ekonomiya gumalaw. Okay. Kasi marami din nawawalan ng trabaho. Meron tayong unemployment, mga 44.5 million. Pwede siyempre, bubuksan mo ang malaking bahagi ng ekonomiya. At paano mo gagawin yan kung patuloy mo ila-lockdown ng malawakan, malaliman lockdown? Siyempre, ganun talaga yun. No? Babalansin natin yung ekonomiya, yung kalusugan, yung proteksyon laban sa COVID. At saka pala, at least meron na rin tayong mga nabakunahan na mga 70-80% dito na nga sa NCR ng ating mga healthcare workers. So, palaking bagay po yun. Secretary... At hindi naman siguro tama na sasabihin na 10 steps backward. Please lang, isipin naman nila, magmalasakit naman sila sa mga healthcare workers natin na ang kabayanihan ay hindi mapantayan. Ang daming mga buhay na nasalba, kinalinga, pinagaling, alam mo. So, sana naman huwag ganun kalupit ang kanilang mga opinion. Kawawa naman tayong mga lingkod bayan na talagang halos walang patid ang paninilbihan natin, ating mga mayors, ang ating mga namumuno sa mga iba't ibang ahensya na talagang tumutulong para magkaisa ang tugon sa pandemyang ito. Kakayanin natin ito ulit. Kakayanin natin ito. Apo. Last na po, Secretary. May pahabol na po talaga na last question. Ano na po ang status ng approval ng RT-PCR saliva test na gagamitin po sa iba po mga laboratorio bukod po sa Philippine Red Cross Laboratories? Well, meron ng mga validation. Titignan ko, babalikan ko mamaya yung validation ng RITM para makasiguro tayo na ang resulta kapag ginamit ng saliva specimen, RT-PCR pa rin naman ang makinang gagamitin. Ano? Kung ito ba ay talagang hasing accurate ba, mataas ang agreement or concordance rate, no? With oropharyngeal and nasopharyngeal specimen, no? At yan ang akin ng itinutulak na pinapaalalahanan ng RITM na kung tapos na yung kanilang validation, ang sinasabi kasi nila, nahirapan silang kubuha ng mga nung nauna, no? Kasi ngayon, marami ng kaso. Alam ko, mas mapapabilis nila ang kanilang validation. Pamo, at akin alamin ang update patungkol dito. Alright, maraming salamat po, Health Secretary Francisco Duque. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat din po sa inyong oras.